10 female Nazi guards na nagpahirap sa mga tao, especially sa mga Hudyo. Welcome back sa Arvin Polo TV. Sa madilim na kasaysayan ng World War II ay hindi lamang ang mga kalalakihan ang lumahok at nagsagawa ng mga gawain na may kinalaman sa karahasan at pananamantala sa mga inosenteng tao, dahil mayroon ding mga babaeng miyembro ng Nazi Germany ang nagpakita ng kanilang mga brutal na gawain, lalong higit pagdating sa pagbabantay sa mga bilanggo ng kampo. Gayun din, sila ay sangkot sa iba't ibang uri ng krimen, kabilang na dito ang pagpapahirap at pagpatay sa mga walang kalaban-laban na mga bilanggo. At sa video na nga na ito ay kikilalanin natin kung sino-sino ang 10 Nazi female guards na naging malupit sa kanilang pamumuno. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Ilse Koch. Si Ilse Koch ay isa sa pinakasikat na Nazi German dahil sa kanyang naging papel bilang asawa ng commandant ng Buchenwald concentration camp. Ipinanganak siya bilang si Margarete Ilse Köhler noong 1906 sa Dresden, Germany. Nakilala din niya si Karl Otto Koch noong 1934 at ikinasal sila noong year 1936. Si Karl ay naging commandant ng Sachsenhausen, na kalaunan ay naging commandant din ng Buchenwald concentration camp. Dahil dito, si Ilse ay nakilala bilang Die Hexe von Buchenwald o The Witch of Buchenwald sa wikang English, dahil sa kanyang hindi magaganda at malupit na pag-uugali. Bilang asawa ng commandant, si Ilse Koch ay mayroon ding direktang access sa kampo at madalas niyang ginagamit ang pagkakataong ito para sa kanyang mga personal na interes, kapakinabangan, at maging sa kanyang ginagawang mga kalupitan at pang-aabuso. Isa sa pinaka-notorious na sumbong laban sa kanya ay ang pangongolekta niya ng mga balat ng mga bilanggo na nagtataglay ng mga tattoo, at ito ay ginagawa niyang mga lampshades, gloves, at iba pang personal na gamit na maaaring gamitin sa loob ng tahanan. Bagaman ito ay isang kilalang kwento, ay walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Samantala, noong April 1945, sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay inaresto ng American forces si Ilse kasama ang kanyang asawa. Sa kanyang unang paglilitis noong 1947 sa ilalim ng American government, siya ay nahatulan dahil sa crimes against humanity at hinatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo. Habang ang kanyang asawa naman ay na-execute noong 1945 bago isagawa ang paglilitis kay Ilse. Ang sentensya kay Ilse ay puno ng mga kontrobersya, ngunit pagkatapos ng kanyang pag-appeal at muling paglilitis ay nabawasan ang kanyang sentensya at kalaunan ay napawalang sala sa ilang mga akusasyon sa kanya. Gayunpaman, siya ay muling inaresto ng mga German noong 1949 at nahatulan ulit noong 1951 dahil sa hindi makataong pamamaraan ng pamumuno. Subalit, pagkalipas din naman ng ilang taon, ay muli siyang hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong, ngunit nagpakamatay siya sa loob ng kanyang kulungan noong 1967. Siya ay itinuturing bilang simbolo ng isang brutal na Nazi regime. Karagdagan pa dito ay maraming mga tao ang naglakas loob na magbigay ng kanilang mga pahayag tungkol sa mga ginawang pang-aabuso, pagmamalupit, at hindi makatarungang pagtrato sa kanila ni Ilse. Number 2, Irma Gräse. Si Irma Gräse, o kilala rin bilang The Beautiful Beast ng Auschwitz, ay isa sa pinakatanyag at pinakakontrobersyal na female guard sa mga kampo ng Nazi noong World War II. Ipinanganak siya noong October 7, 1923 sa Rechen, Germany. Anak siya ni Alfred Gräse na isang magsasaka at dating miyembro ng Nazi Party, at ang kanyang ina naman ay si Bertha. Subalit dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ay lumaki siya sa isang magulong tahanan at mas piniling tumigil na lamang sa pag-aaral pagkatapos ng elementary. Sa edad na 15 years old, ay nagtrabaho siya bilang katulong sa bukid at kalaunan ay naging isang sales assistant. Ngunit noong 18 years old na siya, ay sumali siya sa isang Nazi party at nagtrabaho sa isang paggawaan ng mga armas bago siya naging bantay sa kampo. Noong 1942
ay nagsimula si Grace Manilbihan bilang guwardiya sa Ravensbrück. Ito ay isang kampo para sa mga babae bago siya nailipat sa Auschwitz-Birkenau noong 1943. Bilang isang ofsiherin o female guard, si Grace ay nakilala dahil sa kanyang malupit na pagtrato sa mga bilanggo. Maraming ulat ang nagsasabi na sinasaktan niya physically ang mga bilanggo gamit ang kanyang latigo at minsan pa nga ay nagdudulot ito ng pagkamatay ng mga ito. Dagdag pa rito, may mga kumalat din na mga balita na nagsasabing si Grace raw ay sangkot sa mga medical experiments sa mga bilanggo kasama ang matapang na doktor na si Joseph Mengele. Siya ay inakusahan dahil sa iba't ibang krimen tulad ng paggamit ng mga bilanggo para sa gas chambers at pagsasagawa ng mga medical experiments nang walang anumang pahintulot o medical ethics. Samantala, sa pagtatapos ng digmaan ay nahuli si Grace ng mga British forces. Noong 1945 ay nilitis siya kasama ang iba pang mga Nazi officials sa Belsen Trials. Si Grace ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibitay. Noong December 13, 1945 ay binitay siya sa edad na 22 sa Hameln Prison. Siya ang pinakabatang babae na binitay sa ilalim ng British law noong 20th century. Ang paglilitis at pagpaparusa na ginawa sa kanya ay nagdulot ng maraming kontrobersya dahil may mga nagsasabi na marahil ang kanyang mga karanasan noong siya ay bata pa at maaaring inimpluensyahan lamang siya ng mga Nazi, kaya niya nagawa ang lahat ng yon. Number 3. Maria Mandel. Si Maria Mandel ay isang mataas na opisyal sa Nazi concentration camp na tinatawag na Auschwitz-Birkenau. Siya rin ay isa sa mga pinakakilalang female officials sa mga kampo ng Nazi. Ipinanganak siya noong January 10, 1912 sa Münzkirchen, Austria. Bago siya pumasok sa kampo, ay nagtrabaho muna siya bilang isang secretary. Samantala, noong 1938 ay sumali siya sa Nazi Party at sa SS Helferin. Ito ay isang organisasyon ng mga babaeng katulong sa Schutzstaffel. Una siyang na-assign sa Lichtenberg, ito ay isang kampo para sa mga babaeng bilanggo bago siya ilipat sa Auschwitz-Birkenau noong 1942. Dito ay nagsilbi siya bilang Aufseherin o bantay at kalaunan ay naging Oberaufseherin. Ito ang pinakamataas na ranggo para sa mga female guard sa kampo. Bilang Oberaufseherin mula 1942 hanggang 1944, siya ang namahala sa lahat ng mga babaeng Schutzstaffel guards at siya rin ang responsable para sa pang araw-araw na operasyon sa loob ng kampo. Samantala, kilala si Mandel dahil sa pagiging malupit at sa pagiging walang awa sa mga bilanggo. Isa siya sa mga responsable sa pagpapatupad ng mga patakaran na nagdulot ng malawakang pagpatay at pagpapahirap sa libu-libong bilanggo. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ay libu-libong tao, karamihan dito ay mga Hudyo, ang namatay dahil sa hindi magandang kondisyon, gutom, trabaho at pag-abuso na nararanasan nila. Sa kabilang banda, pagkatapos ng digmaan, ay nahuli si Mandel ng Allied Forces. Nilitis siya sa Krakow, Poland, sa ilalim ng Polish Judiciary. Sa paglilitis sa kanya ay maraming mga ebidensya tungkol sa mga krimen na ginawa niya ang nagpatunay na siya ay totoong nagkasala, kasama na dito ang mga patotoo mula sa mga nakaligtas na bilanggo. At sa huli ay nahatulan siya ng kamatayan at ibinitay noong January 24, 1948. Ang kwentong ito tungkol kay Maria Mandel ay nagpapakita ng isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Holocaust na kung saan ay hindi lamang mga kalalakihan kundi pati na rin ang mga kababaihan ang gumagawa ng kasamaan at brutal na gawain noong mga panahong iyon. Number 4. Herta Bode. Si Herta Bode ay isa sa mga ofseherin o babaeng nagbabantay sa mga Nazi concentration camps noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinanganak siya noong January 8, 1921 sa Teterow, Mecklenburg-Schwerin, Germany. Bago siya pumasok sa Nazi Party, ay nagtrabaho muna siya bilang isang karpintero. Ngunit noong 1942 ay nagsimula siyang magsanay bilang isang bantay sa Ravensbrück. Samantala, noong March 1943 ay inilipat siya sa kampo ng Stutthof at hindi nagtagal ay inilipat ulit siya sa Bromberg Ost Concentration Camp. Noong 1945 ay nagsilbi siyang bantay sa Bergen-Belsen Concentration Camp sa edad na 24. Noong mga panahong iyon ay kilala siya dahil sa pagiging malupit at hindi tamang pagtrato sa mga bilanggo.
Inilarawan naman ng mga nakaligtas sa kampo si Bote bilang isang walang awa dahil madalas siyang gumawa ng matinding karahasan at naging bahagi rin siya ng mga ginawang pagpatay sa pamamagitan ng pamamaril at pambubugbog. Matapos ang pagpapalaya sa Bergen-Belsen ng British Forces noong Abril 1945, si Bote ay isa sa mga female guard na dinakip at nilitis. Sa kanyang paglilitis na tinatawag na Belsen Trials, ay pinanindigan ni Bote na ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay at tinanggihan niya ang mga ibinibintang laban sa kanya tungkol sa pagkakasangkot niya sa mga pagpatay, ngunit inamin niya na gumawa siya ng mga karahasan sa mga bilanggo. Dahil dito ay nahatulan siya ng 10 taong pagkakakulong, ngunit pinalaya ng maaga noong December 1951. Matapos ang kanyang paglaya ay bumalik siya sa Germany kung saan mas pinili niya ang tahimik at payapang pamumuhay. Ang kaso ni Herta Bote ay nagpapaalala sa atin tungkol sa mga papel na ginampanan ng mga babaeng Aufseherin sa Nazi concentration camps at ang kanilang mga ginawang krimen laban sa mga bilanggo. Hanggang sa kanyang pagtanda ay naaalala pa rin ng marami ang tungkol sa mga hindi makatarungang bagay na kanyang nagawa. Number 5. Elisabeth Volkenrath. Si Elisabeth Volkenrath ay isang kilalang tao sa kasaysayan ng World War II. Naglingkod siya bilang isa sa mga bantay sa ilang Nazi concentration camps, katulad ng Auschwitz at Bergen-Belsen. Ipinanganak siya noong September 5, 1919 sa Schönau, Germany. Bago magkaroon ng digmaan ay nagtrabaho muna siya bilang isang hairdresser. Samantala, noong 1939 ay sumali si Volkenrath sa Nazi Party at di nagtagal ay naging bahagi rin siya ng Schutzstaffel kung saan nagsimula siyang magtrabaho sa Ravensbrück. Dito siya nagsimulang magtrabaho bilang tagabantay sa bilangguan. At makalipas ang ilang panahon ay nalagay siya sa isang pinakamataas na posisyon na tinatawag na Oberaufseherin. Samantala, sa kanyang panunungkulan ay nakilala siya bilang isang matapang na bantay at madalas pa nga ay brutal ang pamamaraan ng kanyang pagdidisiplina sa mga bilanggo. Ang kanyang paraan ng pamamahala sa kampo ay nagdulot ng takot at pagdurusa sa maraming mga bilanggo. Noong 1943 ay inilipat siya sa Auschwitz kung saan dito siya nagsilbi bilang isa sa mga senior guards o mga matatagal na sa ganong trabaho. Gayun din, hanggang dito ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mahigpit at malupit na pamamahala. Kasunod nito ay maraming ulat ang nagsasabi tungkol sa mga ginagawa niyang pang-aabuso at pagpapahirap sa mga bilanggo. Subalit pagkatapos ng World War II ay inaresto si Volkenrath ng Allied Forces at nilitis siya sa Bergen-Belsen Trials. Sa kanyang paglilitis ay ipinahayag ng mga dating bilanggo ang mga ginawa niyang kalupitan at hindi makataong pagtrato sa kanila. Ngunit noong December 1945 ay nahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti. Ang sentensyang ito kay Volkenrath ay isinagawa noong December 13, 1945. Sa kabilang banda, ang naging buhay at mga ginawa ni Elisabeth Volkenrath ay sumasalamin sa mas madidilim na pangyayari dulot ng Nazi regime at ang kanyang mga ginawa ay nagpapaalala sa marami tungkol sa mga kakilakilabot na naganap sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo ng mga kaganapan sa ating kasaysayan upang maiwasan na maulit muli ang ganitong mga pangyayari. Number 6. Dorothea Binns. Si Dorothea Binns, na kilala rin bilang The Binns, ay isang bantog na babaeng bantay sa Ravensbrück Concentration Camp. Ito ay isang kampo para sa mga kababaihan sa panahon ng Nazi Germany. Si Dorothea ay ipinanganak noong March 16, 1920 sa Försterei Duster Lake sa Germany. Gayun din, siya ay lumaki sa isang strikto at disiplinadong pamilya ng middle class. Bukod pa dito, siya din ay sumali sa Deutscher Medel, na kung saan ay isa itong women organization na katuwang ng Nazi Party at kilala din bilang League of German Girls. Samantala, noong 1939, habang siya ay 19 years old pa lamang, ay nagtrabaho siya bilang isang bantay sa Ravensbrück, na kung saan ay dito din niya sinimulang ipakita ang kanyang kalupitan. Sa kanyang panahon bilang bantay, si Binns ay naging kilala dahil sa kanyang walang awang pamamaraan ng pagpaparusa at pag-abuso, lalong higit sa mga bilanggo, na kung saan karamihan sa kanila ay kinabibilangan ng mga kababaihan at mga bata.
Gayon din naman ay madalas din siyang gumamit ng pisikal na karahasan, kung kaya't madalas din siyang naiiulat na sangkot sa mga pagpapahirap at pagpatay sa mga bilanggo. Subalit noong 1943, si Binns ay na-promote bilang Oberaufseherin, kung saan siya ay nagsilbi bilang Chief Overseer ng Ravensbrück. Dahil sa posisyong ito ay mas lalo pang tumaas ang kanyang kapangyarihan at kakayahan na magdulot ng hirap at takot sa mga tao. Gayon din naman bilang Oberaufseherin ay kinilala rin si Binns hindi lamang sa kanyang pagiging brutal, kundi pati na rin sa kanyang mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa loob ng kampo. Ngunit ang pagtatapos ng World War II ang siya rin naging dahilan ng pagtatapos ng kanyang pamumuno bilang bantay sa Ravensbrück. Samantala, noong April 1945, habang papalapit na ang Allied Forces, ay tumakas siya mula sa kampo. Subalit ilang linggo lamang ang nakalipas ay naaresto din siya ng British Forces. Kaugnay nito, siya ay hinatulan ng kamatayan at binitay noong May 2, 1947 sa edad na 27. Ito ay dahil nahatulan siya ng korte ng maraming kaso ng pagpatay at pang-aabuso. Gayunpaman, ang kwento ni Dorothea Binns ay nagpapakita ng karahasan at kalupitan sa ilalim ng Nazi regime. Number 7, Juana Borman. Si Juana Borman ay kilala rin bilang Weasel o The Woman with the Dogs. Isa din siya sa mga kilalang babaeng bantay sa mga Nazi concentration camps sa panahon ng World War II. Ipinanganak siya noong September 10, 1893 sa Birkenfelde sa Germany. Ngunit bago pa man sumiklab ang digmaan, ay nagtrabaho din siya bilang isang magsasaka at nagsilbi din siya bilang isang kasambahay. Samantala, noong 1938 ay sumali si Borman sa isang elite paramilitary organization ng Nazi Party na tinatawag na Schutzstaffel. Subalit pagkatapos nito ay itinalaga din siya sa Ravensbrück bilang isang bantay sa concentration camp para sa mga kababaihan. Bukod pa dito ay ito din ang naging simula ng kanyang karera bilang isang bantay at nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang kampo kabilang ang Auschwitz at Bergen-Belsen. Gayon din naman ay kilala si Borman sa kanyang pagiging brutal. Ginagamit niya ang kanyang mga aso kabilang dito ang isang malaki at mabagsik na German Shepherd upang takutin at atakihin ang mga bilanggo. Dahil dito ay maraming mga survivor ang nagsabi na masaya pa si Borman habang pinapanood ang kanyang mga aso na pinahihirapan ang mga tao. Ngunit sa pagtatapos ng digmaan ay sinubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga damit ng bilanggo upang hindi siya mahuli, subalit hindi rin nagtagal ay nadakip din siya ng mga British forces. Kaugnay nito, si Borman ay nilitis sa Bergen-Belsen trials na kung saan ay isa itong military tribunal na inorganized ng Allied Forces upang dito litisin ang lahat ng mga Nazi war criminal. Samantala, habang siya ay nililitis, ay marami ding mga saksi ang tumestigo laban sa kanya at isinalaysay nila ang lahat ng kanilang naranasang kalupitan mula kay Borman. Kabilang sa mga ito ang pagpapahirap at pagpatay niya sa mga bilanggo gamit ang kanyang mga aso. Gayon din, ang mga ebidensyang naipon laban sa kanya ay naging dahilan upang hatulan siya ng kamatayan. Kaugnay pa nito, siya ay binitay sa pamamagitan ng pagbigti noong December 13, 1945 sa Hamelin sa Germany. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay sumisimbolo din sa karahasan na naganap sa ilalim ng pamumuno ng Nazi Party sa panahon ng World War II. Number 8, Hermine Braunstein. Si Hermine Braunsteiner ay isang kilalang Austrian female guard sa mga Nazi concentration camps noong panahon ng World War II. Ipinanganak siya noong July 16, 1919 sa Vienna, Austria. Ngunit bago pa man siya sumali sa Schutzstaffel, ay nagtrabaho muna siya bilang isang katulong at factory worker. Subalit noong 1937 ay nagtungo siya sa Germany at sumali din siya sa Nazi Party at sa Schutzstaffel noong 1937. Samantala, noong 1939 ay nagsimula siyang magtrabaho bilang bantay sa Ravensbrück. Gayon din naman, noong 1942 ay inilipat siya sa Majdanek Camp sa Lublin, Poland, na kung saan ay dito niya sinimulan ang kanyang kalupitan sa pagbabantay sa mga bilanggo. Kilala din siya sa kanyang pagiging brutal dahil pinapahirapan at pinapatay niya ang maraming bilanggo kabilang na dito ang mga bata at mga babae.
Ngunit pagkatapos ng digmaan ay bumalik si Bronsteiner sa Austria at nagpakasal kay Russell Ryan na isa namang Amerikanong sundalo. Pagkatapos din nito ay lumipat sila sa United States at nanirahan sa Queens, New York. Subalit noong 1959 ay naging ganap na siyang U.S. citizen. Gayunpaman noong 1964 ay natuklasan din ng West German authorities ang kanyang nakaraan bilang Nazi guard at dahil dito ay sinimulan na nila ang proseso ng extradition laban kay Bronstein. Kaugnay pa nito, siya ay ipinatapon pabalik sa Germany noong 1971 upang harapin ang mga kaso ng pagpatay at brutalidad na kanyang ginawa sa Majdanek. Ang paglilitis sa mga kaso ni Bronsteiner ay nangyari sa Düsseldorf, Germany. Samantala, noong 1981 ay hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay niya sa 80 na mga katao. Kabilang din dito ang pagtatapon niya sa mga bata sa truck patungo sa mga gas chambers. Gayon din, si Bronsteiner ay isa sa mga unang Nazi war criminals na na-extradite mula sa United States. Gayunpaman, si Hermine Bronsteiner ay namatay noong April 19, 1999 sa isang hospital sa Bochum, Germany, habang siya ay nasa kustodiya pa rin dahil sa kanyang mga krimen. Ang kanyang kaso ay patuloy na nagsisilbi bilang halimbawa na kahit matagal na panahon na ang lumipas, mula nang mangyari ang World War II ay nararapat pa ring pagbayarin ang mga nagkasala sa batas. Number 9, Gerda Steinhoff. Si Gerda Steinhoff ay isang kilalang tao sa kasaysayan ng Nazi Germany dahil sa papel na kanyang ginampanan bilang bantay at kalaunan ay naging Schutzstaffel Oberaufseherin o isang senior overseer sa ilang concentration camps sa panahon ng World War II. Ipinanganak siya noong January 29, 1922 sa Danzig, Germany. Nagsimula siyang magsilbi bilang bantay ng Schutzstaffel noong 1942 nang sumali siya sa staff ng Stutthof Concentration Camp na malapit din sa kanyang hometown. Gayun din naman, si Steinhoff ay kilala sa kanyang pagiging brutal at malupit na pagtrato sa mga bilanggo. Subalit bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon, siya ay na-promote bilang Schutzstaffel Oberaufseherin ng kampo noong 1944. Samantala, sa ilalim ng kanyang pamamahala sa Stutthof, ang lugar na ito ay nagkaroon din ng malawakang pagpatay, pagpapahirap at pagmamalupit. Ngunit noong January 1945 ay inilipat siya sa Bromberg Ost na isang subcamp na matatagpuan sa Stutthof kung saan niya pinagpatuloy ang kanyang mga gawaing brutal. Subalit ang kanyang papel na ginampanan sa Nazi ay nagtapos lamang nang bumagsak ang Germany noong May 1945. Ngunit pagkatapos ng digmaan, si Steinhoff ay naaresto at nilitis sa Stutthof trial sa Gdansk. Gayun din naman habang siya ay nililitis ay inilahad ang lahat ng mga ebidensya laban sa kanya kabilang dito ang mga naging testimonya ng mga taong nakasaksi sa mga krimen na kanyang ginawa kabilang na dito ang pagpatay, pang-aabuso sa mga bilanggo. Dahil dito, siya ay nahatulan ng kamatayan at noong July 4, 1946, siya ay binitay kasama ang iba pang mga official ng Nazi na nahatulan din sa parehong mga kaso. Ang kaso ni Steinhoff ay isang halimbawa ng kapangyarihan, pananagutan at karahasan sa loob ng mga Nazi concentration camps. Gayon din, ang kanyang pagkakasangkot sa mga krimen ng Holocaust ay nagpapatunay sa malupit na pamamaraan ng ilang kababaihan na nagsilbi bilang bantay sa mga kampong ito sa panahon ng World War II. Number 10, Margot Dreschel. Si Margot Dreschel ay isang German official ng Nazi Schutzstaffel na kilala din sa kanyang papel na ginampanan bilang tagapangasiwa sa Ravensbrück. Ipinanganak siya sa Eylau sa East Prussia at ang lugar na ito ay mas kilala ngayon bilang bahagi ng Poland. Samantala, bago pa man siya magsilbi bilang isang guard ng Nazi ay nagsilbi muna siya bilang isang sekretary sa Gestapo. Gayun din naman si Dreschel ay itinalaga din bilang Oberaufseherin o punong bantay sa Ravensbrück na kung saan siya ay direktang responsable sa pang-araw-araw na pamamalakad at pagdidisiplina ng kampo. Maliban pa dito, siya din ay kilala sa kanyang malupit at brutal na pagtrato sa mga bilanggo.
Kaugnay nito ay maraming tao ang nagsasabi tungkol sa mga krimen na kanyang ginagawa, kabilang dito ang labis na pagpapahirap at maging ang pagpatay sa mga bilanggo na kanyang nasasakupan. Subalit pagkatapos ng World War II ay nahuli si Margo Dreschel ng mga Allied Forces at sinampahan ng iba't ibang kaso na may kinalaman sa pagpatay sa maraming bilang ng mga bilanggo. Gayunpaman ay hindi natapos ang paglilitis sa kanyang mga kaso dahil namatay din agad siya sa bilangguan sa Neubrandenburg noong 1945. Sa kabila nito, ang papel na ginampanan ni Margot Dreschel sa Ravensbrück ay simbolo ng malupit na katotohanan tungkol sa sistema na ipinapatupad ng Nazi at maging ang mga kalupitan na dinanas ng mga bilanggo, lalo na ng mga kababaihan at mga kabataan sa mga kamay ng mga tulad ni Dreschel. Gayun din naman, ang pangyayaring ito ay nagpapakita din sa madilim na kasaysayan ng World War II, kung saan ay maraming mga tao na walang mga kalaban-laban ang pinahirapan at pinagpapatay. Bukod sa kamatayan, ano pa ang naiisip mong maging parusa sa mga taong gumagawa ng ganitong karahasan?